Brother Landi Diyos, magandang gabi po. Okay, magandang gabi po sa inyo. So, tulad lang po ng tanong ko noong Sunday kay Mr. Darwin, Tinanong ko si Mr. Darwin, ang sabi kasi niya, noong napanood ko siya, dadalawang tao lang ang mababasang full of grace sa Biblia. Napanood ko yun. Dadalawang tao lang daw ang full of grace sa Biblia. At pinalo-up ko, yung follow-up ko, ang sabi kasi niya, si Maria ay hindi nagkasala from the beginning. Eh, hiningan ko siya ng talata kaso oras na raw, kaya hindi na ako sinagot. Kaya yung tanong ko, mayroon bang mababasang talata ng Biblia na sinasabing si Maria ay hindi nagkasala? Yun lang naman po yung tanong ko. Napakadali lang po. Okay. Ito po, brother, ha? Yung unang tanong mo tungkol doon sa ano, dalawa lang ba nakasulat? Sinagot na po yan ni Father last week. Sabi niya, si yung kay Esteban daw, yung kay Esteban is naging full of grace siya matapos si Kristo nagligtas na. So, umigta ng kanyang dugo. Hala, Milo na lang. Si Esteban naging full of grace siya nang matapos ng ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay para iligtas ang tao. Si Mama Mary naman, naging full of grace siya, hindi pa nagliligtas si Kristo. Iba yun, ha? Si Esteban daw is naging full of grace matapos na si Kristo nagbigay ng kanyang buhay, nagligtas si Kristo. Doon naging full of grace si Esteban. Samantalang si Mama Mary, naging full of grace si Mama Mary, hindi pa nagliligtas si Kristo. Tsaka doon sa sinasabi mo na may pagkakasala, ito gusto kong bigyan ng talata at saka follow up si Brother Wendell dito. Bigyan ng talata to, okay, sabi dito sa talata, sana maunawaan to, ano? Ito ang sinasabi sa Hob 14:4, magbibigay ako ng unang talata. Hindi po siya mabasa letra for letra po, ha? Hindi siya mabasa letra for letra na si Maria ay may kasalanan o walang kasalanan, kasi actually wala rin po mababasa na meron siyang kasalanan. Wala rin mababasa letra for letra na meron siyang kasalanan o ano yung ginawa niyang kasalanan, wala rin. Ito ngayon, kukuha ko ng isang batayan, 14:4 ng Hob, sabi po dito, sinong makakakuha ng malinis na bagay sa marumi? Wala. Walang makakakuha ng malinis na bagay galing sa marumi. So kung si Maria, marumi, imposibleng lalabas si Kristong malinis. Bakit imposible? Kasi si Kristo doon kumuha ng laman at dugo sa kanyang nanay. Ayon po sa Hebreo 2:14, sabi dito, dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito. Tayong mga anak, may bahagi tayo sa laman at dugo. Saan tayo kumuha? Siyempre, sa nanay natin o sa tatay natin. Si Kristo naman gayon ding nakabahagi sa mga ito. So saan siya kumuha ng katawan niya? Yung katawan niyang ipinako sa krus, saan niya kinuha yun? Siyempre, sa nanay niya, kasi wala namang party sa San Jose doon. Saan niya kinuha yung dugo niyang ibinuhos doon sa cross? Siyempre sa nanay niya. Imposibleng maging sa Diyos yun. Kasi ang Diyos, walang laman, walang buto, walang dugo. Paano siya nagkaroon ng laman? Nang dahil kay Mama Mary. Ito sinasabi dito sa Isaiah 7:14. Ito sinasabi sa Isaiah 7:14. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Yung Emmanuel, yun ang ipapanganak. Manganganak talaga yung babae. Yung ipapanganak niya, laman yun. Ha, laman. May dugo, may buto, may balat, may laman. Yun, kinuha niya sa nanay niya. Sabi sa Hob 14:4, walang malinis na makukuha galing sa marumi. Kaya kung marumi ang dugo ni Mama Mary, that also follows marumi rin ang dugo ni Kristong ibinigay doon sa cross. So wala siyang letra for letra, pero mauunawaan. Okay ba yon, brother? O dagdaga pa ni Brother Wendell?
Okay, ah, sige. Nagdagan mo, Brother Mindel? Ito pa kayo sa follow-up. Ah, follow-up, follow-up. Ah, bagyan daw sa follow-up niya. Follow-up mo, Brother Lan. Okay, so tuwira mong kinokontra yung sinabi ni Mr. Darwin na si Maria from the beginning ay hindi nagkasala kasi yung sagot mo, ang sagot nyo, walang mababasang hindi, walang mababasang nagkasala. So, tuwiran mo sinasalungat ngayon ang sinabi ni Mr. Darwin na from the beginning si Maria ay hindi nagkasala. Sapagkat may talata sa Biblia na ang lahat ng tao ay nagkasala, samantalang si Jesus lamang o si Kristo lamang ang tanging tao nakaabot sa nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Lahat okay. ng tao ay nagkasala batay sa Biblia, may talata. Okay, sasagot na ako. Ito yung sagot ko na naman uli. Hindi ko kinokontra yung sinabi ni Father. Kasi wala namang sinabi si Father na nagkasala si Mary. Wala sinabi doon. At ang sinabi mo doon sa Roma 5:12 na ang lahat ng Roma 3:23 na ang lahat ng tao ay nagkasala, 'yun sinasabi mo ha. Lahat ng tao nagkasala. Every law there is an exemption. Alam 'yan. Bakit? 'Yun nga, Hebreo 14:4. Wala kang makukuhang malinis galing sa marumi. Kaya kung tatanggapin mong malinis si Kristo, huwag mong sabihin na marumi ang pinanggalingan ng katawang tao ni Kristo. Kasi 9 na buwan niya pinaglihi yun eh. Pinaglihi niya 9 na buwan, nakalain mo? Tapos yung dugo, ah ito, kung may alam ka sa siyensya, sa pagbubuntis ng babae, saan ba, diba ang baby may pusod, konektado sa ina? Oh, kuliktado sa ina yung pusod nun. Kaya ang baby kumukuha ng vitamins at minerals sa kinakain ng ina. Bakit? Kuniktado yun sa nanay. Yung dugo niya na pumapasok sa kanyang katawan galing sa nanay yun. Kaya kung tatanggapin mong si Kristo, yung katawang tao ni Kristo, malinis, huwag mong ipilit na yung pinanggalingan nun marumi. Okay ba yun? Sige, follow up, brother. Okay. So, ibig sabihin, yung mga sanggol pala sa inyo, dahil ang lahat ng tao nagkasala, lahat ng sanggol marumi na. Hindi naman sinasabi na lahat ng sanggol na marumi na. Wala akong sinabing ganun. Kasi ang sinasabi ko kasi, kung gusto mong patunayan na marumi si Mama Mary, dapat patunayan mo marumi rin si Kristo. Pero kung hindi mo kayang tindigan na marumi si Kristo, it also follows na hindi marumi yung pinanggalingan ng katawang tao ni Kristo. Ngayon sasabihin mo ngayon, Roma 5:12, lahat ng tao nagkasala. Yung katawang tao ni Kristo, tao yun. Ha? Yung katawang tao ni Kristo, yung laman niya, yung dugo niya, yung buto niya, yung balat niya, 100% tao yun. Kaya kung gagamit yung batayan, ang Roma 5:12, Roma 3:23, Roma 3:26, huwag mong alisin si Kristo doon. Huwag mong alisin. Kaya sabi mo ngayon, yung palang kasalanan na kukuha bilang sa physical at hindi sa gawa. Depende yun sa ano. Kasi sinasabi niya, di ba? Physical yan, yung dugo, yung laman, yung pusod na sinasabi mo. Lahat ng yun in a physical aspect. Pero yung palang kasalanan na kukuha sa physical aspect at hindi sa gawa. Kasi ang pumasok ang kasalanan dahil sa gawa at hindi dahil sa physical. Ito ngayon. O sige, so sa gawa, patunayan mo muna sa akin may ginawang masama si Mama Mary. At ano yung kasama? At ano yung masama yun? Malinaw ang sinasabi ng Biblia, ang lahat ng tao ay nagkasala. Dinistingue okay. Si Kristo ang tanging nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos kapagkat si Kristo ay pinabanal ng Diyos. So tututulan mo ngayon na yung ginamit na instrumento ng Diyos na si Mama Mary, ginamit niyang instrumento para maglihi kay Kristo, marumi yun, dinilinis ng Diyos yun. Ganun ba? Yun nga yung talatang sinasabi ko. Di, gusto ko lang linawin, brother. Gusto ko lang linawin, ano? Tinitindigan mo ba na yung ginawa ng Diyos na instrumento para maipanganak bilang tao yung anak niya, para maipanganak, yung ginamit niyang instrumento, hindi niya nilinis yun. Yun ba? Brother Wendell, yun daw tindig niya. Okay, napakalinaw. Lahat, yung sabi niya na lahat ito, na... Siya ang may sabi sa tindig. Makinig ka muna. Ang pahayag niya, lahat na tao ay nagkasala maliban ng ating Panginoon Jesus Kristo. Yun ang kanyang pahayag. Yun ang kanyang premise. Lahat na tao ay nagkasala maliban kay sa Panginoon Jesus Kristo. And so therefore, dahil si Santa Maria tao, siya ay nagkasala. Yeah, parang ganun. Kung ang bunga sa sinapuponan
ni Santa Maria ay kinikilala niya na walang kasalanan, eh, anong sinasabi sa 12:33 sa San Mateo? Ang bunga ay makilala sa pamamagitan ng puno. Hmm. Ito rin, nadagan so, ni Badwindel. Ang bunga na si na ang ating Panginoon Jesucristo ay walang kasalanan, eh, malinaw na ang mahal na Birhen Maria ay walang kasalanan. Kaya naunang tinanlakay, full of grace. Lucas Kapitulo 1, versikulo 28. At ang full of grace, ano po ba yung mga makasalanan? Nalayo sa grasya. At yes, ang mahal na Birhen Maria puno ay puno ng grasya. Eh, bigay muna natin kay Father Ricky. Father Ricky? Kaya po, maliwanag po ang sinabi, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Hindi lang yung ordinaryong pinagpala, ngunit bukod sa babaeng lahat. Sa babaeng na lahat, no? Sa babaeng lahat. Ibig sabihin na yung fullness of grace of God given to Mary. So, importante siguro bigyan din natin ng daan. Kaya, sa Diyos po, although ang tao ay makasalanan, walang imposible sa grasya sa Diyos kapag binigay niya, at ito ay special na grasya na ibinigay kay Maria. Kaya bukod siyang pinagpala sa babaeng lahat. Yan, so dadagdagan ko naman, doon ako doon sa ayun niyang tanggapin yung in every law there is an exemption, kasi para sa kanya ang may exemption si Kristo lang. Kristo lang may exemption na walang kasalanan sa tao. Basahin ko sa iyo itong Hob 1:1, baka dito tinuro sa iyo ano. Sabi sa Hob 1:1 po, there was a man in the land of Uz whose name was Job. And that man was perfect and upright and one that feared God and eschewed evil. Sabi dyan, si Hob pala, perfect. Perfect si Hob. Tao rin yan ha, tao rin yan. Hindi naman yan cartoons. Tao din yan. Sino pa? Sa Lucas 1:3. Ha? 1:3 ba 'yon? Lucas 1:5 pala. Ito. Nagkaroon ng mga araw ni Herodes, hari sa Hudiya, ng isang saserdoteng angalay Zacarias, sa pulutong ni Abias, at ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron, at ang kanyang ngalay Elizabeth. At sila'y kapwa matuwid sa harap ng Diyos na nagsisilakad na walang kapintasan. Walang sala to eh. Walang kapintasan sa lahat ng mga utos at mga palatuntunan ng Panginoon. So, e tao si Zacarias, tao rin si Elizabeth, tao rin si Hob. Anong paliwanag mo dito, brother? So, ibig sabihin, lahat ng binanggit mo from the beginning, hindi nagkasala? Ay, ano ba pagkaunawa mo sa perfect? Hindi, ikaw hindi, 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 hindi. Para magkaunawaan tayo, ano? Magkaunawaan tayo kasi, yes. Baka kasi kontra ka lang ng kontra eh. Para magka... Hindi, magkaunawa ko eh. Yun nga, para magkasalubong naman yung, ano natin, yung unawa natin. Hey, ito yun, magtatanong ako, kasi para ano, so, ibig sabihin lahat ng sinabi mong tao na binanggit ay hindi nagkasala from the beginning? Maliban na lang kung patutunayan mong hindi perfect si Hob at merong nasalungat sa kautusan si Zacarias at Elizabeth. Oh. So, lahat pala ng mga binanggit mo ay hindi nagkasala. Eh, patunayan. Pero binabanggit sa Biblia. Eh, brother ba? Binabanggit nga sa Biblia dapat, na si Kristo lamang ang tanging tao na aabot sa kalwalhatian ng Diyos. O, si... Eh, ito. So, kung si Kristo, yung sinabi kasi na ano, nakaabot ng kaluwalhatian ng Diyos, much higher yun eh. Much higher yun. But it doesn't follow na siya lang. Much higher lang siya. Eh, hindi pa nakaabot si Elizabeth, si Zacarias, kasi hindi pa siya nakapunta sa langit. Hindi pa nakaakyat. Ito yung tanong, yung bang mga binanggit mong tao, namatay o hindi? Yung sinabi kong mga tao, namatay lahat yun bro. Roma 5:12 yung pambato mo? Kasi ang pagkaalam po, ang kabayaran na kaya pumasok ang kamatayan dahil pumasok ang kasalanan. Hindi. Ang alam ko, sinabi ng Diyos sa Genesis,
hindi niya hahayaan na masyadong mataas yung edad ng tao kasi maraming kasalanang nangyari doon. Hindi na siya papayag. Ngayon, brother, gusto kong ikaw naman yung magpaliwanag. Ipaliwanag mo na kung bakit si Hob ay sinasabing perfect, hindi naman pala perfect. Si Hob, bakit sinasabi ng Biblia bakit sinasabi ng Biblia, brother, na si Hob ay perfect kung hindi pala siya perfect? So, maliban doon sa sinasabi. Hindi sumagot ka. Ito nga sinasabi ko eh. Ito nga sinasabi ko eh. Ako, pag tinatanong mo, ako. Ako, brother, pag tinatanong. Teka. Ito siya. Pag tinatanong mo ako, sumasagot naman ako, 'di ba? Kung napapansin mo. Okay, ako sasagot ngayon. Ano yung pagkaunawa mo sa perfect? Katunayan nagkasala sila sapagkat ang kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan, pumasok ang kasalanan, kaya nagkaroon ng tinatawag na kamatayan dahil pumasok sa tao ang kasalanan. Hindi kaya, 'yan ang tanong ko, brother. Hindi 'yan ang tanong ko. Ang tanong ko, anong pagkaunawa mo na si Hope ay perfect? Pagkaunawa sa salitang perfect, actually, yung salitang perfect, hindi, ang sabi mo nga, yung sa kautusan, ang sabi kanina, sa kautusan, kaya may exemption yon. Hindi pa rin patunay na hindi nagkasala. Ito. Babasa ako, talata. Ito, basa. Ng Biblia, ang lahat ng tao ay nagkasala at ang tanging si Kristo lang, ang tanging taong nakaabot, kaluwalhatian ng Diyos, kaya ito. Lang tanging taong hindi nagkasala. Babasa ako, brother. Unang Juan 3:4. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang dinaman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Tinatanggap mo ba yan? Tinatanggap ko yan. Okay yun. Sabi naman dito sa Lucas 1:5, nagkaroon ng mga araw ni Herodes sa hari sa Hudiya ng isang saserdoteng angali sa Karyas sa pulutong ni Abias at ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron at ang kanyang ngalay Elizabeth. At sila'y kapwa matuwid sa harapan ng Diyos na nagsisilakad na walang kapintasan. Ano ang pagkaunawa mo na walang kapintasan sa lahat ng mga utos? Ano pagkaunawa mo dyan? Ang sabi dyan, yung walang kapintasan, ano? Hindi ko mo binanggit. Anong ibig sabihin ng walang kapintasan? Kasi malinaw na binabanggit ng Biblia kung sino lamang ang tanging hindi nagkasala. Ay nako, brad, hindi ka naman sumasagot eh. Kaya nga ako sumasagot. Baka maano ako, i-mute kita, hindi ka sumasagot. Sinasabayan mo na ako, hindi pa ako sinasagot. Ito yung sagot ko. Isang matibay na katunayan na sila ay nagkaroon ng kasalanan sapagkat pumasok sa kanila yung kamatayan. Hindi kaya, na. Kaya sila namatay. Sinasabi ko na nga diba mismo, every law, there is an exemption. Kung naunawaan mo yon, in every law, there is an exemption. Hindi ibig sabihin na kapag namatay, may kasalanan na. Kasi yung iba, pinapatay talaga yun ng pinagkakaloob ng Diyos na sila mapatay para maiwas sa darating na kapahamakan, sa darating na panahon. Kaya sila kinukuha ng madali. Kaya nga may kasabihan eh, na yung masamang damo matagal mamatay. Bakit? Kasi may, nakalimutan ko lang anong verse ng Bible yun, na kinukuha ng Diyos yung mga mabubuti para hindi na makaranas ng mga karumaduma sa darating na panahon. Eto ngayon, para magkasalubong yung ano natin, kasi ang paliwanag ko dyan sa gusto mong talata, in every law, there is an exemption. Ngayon, ikaw naman, ano ang paliwanag mo sa walang kapintasan sa lahat ng utos? Nagkasala ba yun? Walang kapintasan nga eh. At ang pagkasala ay ang pagsalangsang sa utos. Ngayon, kung walang nasalangsang na utos, itong si Zacarias, Elizabeth at saka si Hob, anong pagkakasala ang ipupunas mo sa kanila? Yun ba dahil namatay sila? Yun lang. Ang babaw naman ng argumento. Pabigatan mo naman. Kasi may hamon ka na bubukyain mo kami, di ba? May hamon ka bubuk. Actually, hindi mababaw yun. Yun ang sinasabi ng Biblia. Yun ang sinasabi ng Biblia. O ngayon, ipaliwanag mo yung ano ko, yung sinasabi ko. Mayroon akong tatlong talata, sa'yo isa lang. Tatlo yung ginamit ko, ha? Tatlo yun. Sa'yo, isa lang.
Sige, magbigay ka. Paliwanag mo. Ano ang ibig sabihin ng walang kapintasan sa lahat ng utos? So, maliban din doon sa sinabi ko, sinasabi rin sa Biblia na maliban doon sa sinabing ang lahat ay nagkasala at si Kristo lamang ang tanging tao na hindi nagkasala sa Biblia, ang sabi sa Biblia, lahat walang matuwid. Walang matuwid, eh yun, matuwid. Saan yung sinasabi mong lahat walang matuwid? Roma 3:10? Yun ba? Marami yan. Roma 3:10 ba o lahat? Ang sabi dito, doon sa 3:23, maging doon sa 6:23. Yun ba, 3:10 ba? 3:10 ba batayan mo, brother? Ito, Roma 3:10. 3:23 at Roma 6:23. Yan ba? Yan ba? Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, yun ba? Yan ba batayan mo? Yan? Yes. Sige, tutuloy kong pagbabasa ha. Sabihin mo lang kung matuwid ka o hindi. Okay? Walang... Ang nagkasala ko. Tuloy natin. Huwag ka magalala. Sa 11. Walang nakakatalastas. Walang humahanap sa Diyos. Ganyan ka ba? Ganyan ka ba o hindi? Ako nagkasala ko. Oh, Brother Wendell. Okay, so una, ibigay muna natin kay bago ko sagutin yung argumento ng ating kapatid na si Landed Dios sa Roma 3:23 kay Father Ricky. Father Ricky? Walang imposible po sa grasya ng Diyos. Yeah. Kaya tama yung sinabi ni Brandjo na may exemption sa bawat regulasyon. Lalong-lalo na kung ang Diyos ang magbibigay ng biyaya sa atin. At ito ay binigay niya na halimbawa na punong-puno ng pagpapala at grasya sa kanyang inan. Mahirap bang unawain at mahirap bang tanggapin yung kalooban ng Diyos kung sino yung bibigyan niya ng ganitong tipo na grasya? Bakit lagi nating ipipilit at isasama na lahat tayo ay nagkakasala? Totoo po yun, pero sabi na ulit-ulitin natin, ang Diyos ay may kanyang plano, may kanyang programa, no? Lalong-lalo na sa pagkakaloob ng kanyang grasya. At ito ay katangi-tangi, tawag nila doon, katangi-tanging grasya na ipinagkaloob sa ating Inang Maria. No. Yung 3:23 ng Roma, ang sabi doon, lahat ay nagkasala, kaya nalayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Nalayo pala. Pag ikaw ba napalayo sa kaluwalhatian ng Diyos, ikaw ay magiging mapupuno ba ng grasya? Nang ako'y magkasala. Eh, brother, tatanong ko sa'yo, brother, ha? Sabi kasi sa Roma 3:23, ito, Roma 3:23. Ito yung mga talata mo, gamitin natin to. Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang tanong ko sa iyo, brother, pag ikaw ba hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, mapupuno ka ba ng grasya? Lahat, Hindi, sagutin mo yung tanong ko. Ito. Oo, hindi. Oo, hindi. Hindi lahat ng tanong ay answerable by yes or no. Answerable yes or no yung tanong ko. Answerable ng yes or no ang tanong ko. Kapag ang tao, ito ay categorical question. Ito ay categorical question and very logical. Hindi lahat ng sinabing napupuno ng grasya ay hindi nagkakasala. Kapagkat ang grasya ay binibilang din yung salita ng Diyos. Sige. Kaya nga sinabi sa Biblia nung sabihin mapalad ka, babae. Sabi sa Biblia, subalit higit na papalad ang mga sumusunod sa utos ng Diyos. Oh, mapalad pala. Ngayon, higit na mapalad ang sumusunod sa utos ng Diyos. Nang sabihin ng Diyos ang mensahe kay Maria na siya'y maglilihi ng sanggol, sumunod ba si Maria o tumanggi? Sumunod. Ayun. Eh di mas mapalad pa rin. Pero ano sabi? Mas mapalad pa rin. So, hindi siya lugi. Nagpasuso na siya ng bata. Actually, wala namang nagsasabing lugi si Maria doon. Walang nagsasabing lugi siya. Ikaw lang mo nagpapalito na lugi. O, dyan do? Yes, brother. Rindin. Okay, so, salamat sa explanation din ni Father Ricky. No? Ito kasing ginagamit ng ating kapatid na
de Dios, Roma Kapitulo 3, versikulo 23, na lahat ay nagkasala at sabi niya, maliban lamang sa ating Panginoong Hesus. So lahat ay nagkasala, eh, lalabas, kung walang exemption dito, kabilang ang dami si Kristo. Si Kristo to, nagkasala actually, din. Ang sumas, at sinasabi ko walang exemption. Sandali muna. Hindi nagalis sa atin yun. Kapatid, brother, brother, mute kita brother pag hindi pag hindi ka maano, hindi ka oh. So explain mo na ito, ha. Hindi dali lang isang pag-iinaw. Ah, sabi kanina, walang exemption. Actually, kay Tirevino, sa kanya ano 'yon, sa kanya pananalita 'yon, hindi sa akin. Makinig ka muna, ha. Yung argumento mo ay argumento din sa iba't ibang mga iglesyang mga kaanib sa iglesyang tatag ng tao na ginagamit nila ang Roma Kapitulo 3, versikulo 23 na ang lahat ay nagkasala. So, ibig sabihin, lahat, kung ito'y literal na walang exemption, kaya nga, lalabas na ang ating Panginoong Hesukristo bilang tao ay siya'y nagkasala din. Kung ito ang batayan at literal talaga. Ito kasi ang paniniwala ng mga kapatid natin sa iba't ibang mga sekta na ayaw tanggapin ang doktrina tungkol sa Immaculate Conception. So, dito pa lang, malinaw na may exemption na talaga sa salitang lahat at hindi absolutong wala nang natira dahil exempted para sa kanila ang ating Panginoong Hesukristo. Oh. At kung ang salitang lahat ay literal na ang ibig sabihin, mga kapatid, lahat ng individual na walang natira, eh, lalabas. Halimbawa, si Cesar pala ay nagpasinsos ng bilang ng lahat ng mga tao sa buong mundo. Bakit? Ano mabasa natin sa Revised Standard Version, Luke chapter 2 verse 1? Luke chapter 2 verse 1. Revised Standard Version. Sabi dito, in those days, a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be enrolled. Oh, so lahat, ha? Sa buong mundo. Ang tanong dyan eh, literal bang lahat ng tao sa buong mundo ay inirehistro sa sinsos ni Caesar? Hindi. Tulad sa mga taong nakatira sa South Africa, mga taong nakatira sa China, Pilipinas. Mga taong nakatira sa Pilipinas. Kasama ba sa ang mga tao ito sa sinsos na ipinagawa dahil sa salitang lahat? Eh, natural, hindi. So, mga kapatid, dapat Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Mm. Kung tingnan po natin ang original Greek word sa salitang all na ginagamit sa talata, ito'y tinatawag na pantis. Pantis. Na may root word na pas. At ito ay hindi nangangahulugang every single one, kundi nangangahulugan ito lang na majority, general, great amount, o sa Tagalog ay karamihan. Kaya dito pa lang, mga kapatid, napakalinaw na may exemption talaga sa salitang lahat at hindi literal na kada bawat isang individual ay tipong walang natitira. Kung unawain po natin kasi, mga kapatid, yung talata, Roma Kapitulo 3, versikulo 23, pakibasa bro dyan do? Roma 3, 23, ito po sinasabi. Since all have sinned and fall short of the glory of God. Roma 3, 23. Ibig sabihin, kung literal natin ito, all. Di, lahat na individual, walang natira. Wala. Pakibasa bro dyan do sa Matthew chapter 3. Maputol ko kayo. Teka. Pinapahaba nyo lang. Kayo lang naman ang nagsasabi. Teka, brother. I-mute ko to. Ano? Nagkasala. Kasi pinalilitaw nyo na walang exemption. Sandali kayo lang naman ang nagsasabi ng walang exemption. Kaya nga sabi ko kanina, ang tanging exemption sa nag-explain kami. Makinig ka muna. No? Masyado kang matabil. Masyado kang hot. Bakit sa contexto na ginagamit mo? So, di po ba sa Iglesia ni Cristo, kapatid, di po ba, alam mo, walang sino mang magtanong ng ganito. Oh, kundi, bawal. Dapat isulat ang tanong. Oh, bawal. So, walang magtanong na follow up. Di po ba? Kaya kung gusto mong
mapansin ka, Brad, matuto kang gumalang. Nasasalita siya. Na, sige, Badundel. Pinakinggan lang kita kanina habang iba't-ibang mga pahayag mo. Kaya nga, para sa lahat ng mga nakikinig, hindi lang sa iyo, nilinaw natin kung ano talaga ang konteksto sa nakasulat dito. No? Kung yun po bang salitang lahat, ibig sabihin ba, wala bang exempted? No? Meron. No, pakibasa na dyan doon sa Mateo Kapitulo 3, versikulo 5 hanggang 6 sa New International Version. New International Version, Roma 3 Mateo 3, 5 hanggang 6? Oh. Okay, sabi dito. Ito. Teka ha. Sabi dito. People went out to him from Jerusalem and all Judea and the whole region of Jordan. Confessing their sins, they were baptized by him in the Jordan River. Okay. So, kung pansinin nyo ang talata, ginamit dito all Judea and the whole region of Jordan. Hmm. Sino? Lahat. O mano, pati na ang buong rehiyon ng Jordan. Confessing their sins, they were baptized by him in the river, in the Jordan River. Kung tingnan natin ang konteksto, bakit ginagamit ang all Judea and whole region of Jordan, isamantalang ang katotohanan ay napakarami pang natitirang hindi na bautismuhan, lalo na yung mga Pareseo, pati na yung mga mataas na mga Hudiyong pare, at hindi nagpabautismo dahil hindi sila naniniwala sa ating Panginoong Hesus. O, ibig ba sabihin, lahat na? Dahil lahat. Nakasulat yung all? Lahat. Ito pa. Ito, Barbar Wendell. Gusto ko idagdag to nito, ano? Yung meron talaga sa Biblia na may exemption in every world, there's an exemption. Ayon dito sa, ano, sa Roma 3:10, sabi dito, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Wala talaga kahit isa. Uy, tutuloy mo yan, ginamit ito kanina, uy, tutuloy mo yan, hindi niya aaminin isa siya dyan eh. Eto, tuloy natin ha. Walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. Eh, yung ginagawa niya, naghahanap siya eh. Tuloy, silang lahat ay nagsilihis. Siya ba lumihis? Aaminin ba niyang lumihis siya? O, magkakasamang nawala ng kasaysayan? O, kasama ba siya rito? Walang gumagawa ng mabuti? Siya ba, wala siyang ginagawang mabuti? Wala, wala kahit isa. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas, nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Tatanggapin ba niyang isa siya sa mga yan? Ang kabandag ng mga ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at ng kapaitan. Ang kanilang mga paa ay matulin sa pagbububo ng dugo. Kagibaan at kahirapan ng nasa kanilang mga daan. At ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakikilala. Walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Ngayon, ay nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautusan, yun ay sinasabi ng nanga sa ilalim ng kautusan. Ngayon, sasabihin niya ngayon, pag sinabing lahat, hindi nakasali yun. Eh, bakit yung Roma 3:10 hanggang 18, exempted siya doon? Si Land de Dios. Tatanggapin ba niyang hindi siya exempted sa ano? Roma 3:10 hanggang 18? Ito pa, Brajando. Dahil kaya nga, ipaliwanag natin yung ginagamit niyang talata, lalo na yung salitang lahat. No? Bakit? Kung ang salita kasing lahat ay literal na ang ibig sabihin, lahat ng individual, ibig sabihin, walang natira, walang exempted, lalabas na pati pala si Herodes kasama sa lahat ng mga tao na natuwa at nagsaya sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Pakibasa Bradyando sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 10 hanggang 11, New International Version. New International Version, 2:10 hanggang 11, ito. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord." Oh, so dahil po ba sa salita na nakasulat diyan, Bradyando, na nagdala siya ng mensahe na magdadala ng kagalakan at kasayahan sa lahat ng tao sa buong mundo.
Iibig ba sabihin, kung literal ang lahat na walang exempted, abay, lalabas na si Herodes kasama sa lahat na nagalak, nagsaya sa pagsilang ng ating Panginoong Hesus. Alam naman natin na si Haring Herodes, galit na galit at takot at lalong desperado, kaya ipinahanap at ipapatay niya ang batang Hesus. Yan. Oh. Ito ngayon, ito kasi si Landi Diyos, may binilin tong salita na isang tanong lang daw, bokya tayo. Pero sa nakikita ng mga tao rito, siya naman pala yung bokya. Ha? The host kaya, niya video. Napakalinaw mga kapatid. Sige muna. Bata ko minyo. Napakalinaw na ito palang lahat ay ibig sabihin may exemption ang salitang lahat. All biblically, this word allows some exemption. Yung salitang all, no? May exemption. Dahil pinatunayan niya na kahit ang ating Panginoong Hesus ay walang kasalanan. Okay. Pwede ba na ang mahal na Birhen Maria ay walang kasalanan? Mangyari ba yan? Pwede. Yes. Dahil kung tingnan po natin, nang ginawa ng Diyos ang unang tao, si Adan at si Eva, ginawa ng Diyos ang unang tao na walang kasalanan. Kaya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo at sa mahal na Birhen Maria, kung ano ang nawala nila ni Adan at Eva, ito'y isinaulit ng Diyos sa pamamagitan ng mahal na Birhen Maria at ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya malinaw ang sinasabi sa Mateo Kapitulo 12, versikulo 33, ang bungay makilala sa pamamagitan ng puno. Ibigay natin siguro na nasa linya ba si Father? Ayun, naglalakad-lakad si... Ayun, Father, ikaw naman daw kung magsalita ka na. Nakikinig lang po ako, wala na siguro ako may dadagdag doon. More than enough na yung nasabi po ninyo. I'm learning also in this formation that you are giving. Kaya, grasya din ito po sa akin. Salamat po. Maraming salamat din, Padre, sa pag-asama natin dito. At lalo na kahit nasa malayong lugar tayo'y nagkaisa ngayon upang mabigyan ng dalisay na aral ang ating mga kapatid na uhaw, lalo na mga OFW sa iba't ibang bahagi ng bansa. Maraming salamat po, Father. Maraming salamat po kasi ang laging naging nabibiktima po ay ang ating mga OFWs doon sa maraming sekta po na laging na sa mga propaganda nila po. Okay. Thank you, Father. So, balik natin si Brother Landi Diyos. Sana matuto ka, bro, ha? Na kapag nagsasalita kami, huwag kang ang sumabay para kung ayaw mong i-mute. Kasi may hamon ka, bubukyain mo kami sa isang tanong. Ang dami mo ng tanong, ikaw yung nabukya ngayon. O, sige ha, matuto kang gumalang para hindi ka ma-mute. Sige, brother, pasok. So, actually, tinitignan ko yung paliwanag ninyo. Actually, kayo lang naman ang nagsasabing walang exemption eh. Pinapahaba nyo yung salita. Kaya nga, ako ba naman sabi wala exemption? Ikaw nagsabi wala exemption? Babaliktan mo sa akin. Kala, ito paliwanag. Sa Roma 5:12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Yes, tama at yun. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Tama yun. Baka hindi mo naunawaan talata. Kaya yun. Brother, baka ikaw itong hindi nakaunawa sa talata, brother. Hindi kayo lang. Sandali, ako nagpapaliwanag ngayon. Bigyan nyo naman ako ng time. Oh, sige. Diba? Okay. Ngayon, mula pa noong simula. Sasagot ka, ha? Sasagot ka, ha? Papaliwanag ka. Sasagot ka pag tatanungin ka, ha? Oh, sige. Ito pa. Sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga, at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sino lamang yung nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos? Ang sabi kanina, si Kristo lamang. Si Maria ba nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos? Aba, hindi. Si Jehovah nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos? Aba, hindi. Mayroong pamantayan ang Diyos. Alin yun? Yung makaabot sa kanyang kaluwalhatian. Sino yung nakaabot noon? Si Kristo. To, ang sabi nga si Kristo, ni hindi man na kinasumpungan ng daya yung kanyang bibig. Kaya bago nagkastala si Adan at Eva, wala pang kamatayan ng tao noon. Bakit? Kaya nagkaroon ng kamatayan ang tao dahil nung pumasok ang kasalanan, pumasok lamang ang kamatayan sa sangkatawan
nang sila ay sumuway sa utos at nagkasala, yan ay mababasa sa unang 1:3-4. Kaya tinakdaan ng Diyos nang kamatayan ang tao. Kaya yung sinasabi nyo, si Job at ayong dalawang sinasabi nyo kanina na hindi nagkasala, hindi na nakaabot sa pamantayan ng Diyos eh. Bakit? Ang sabi, si Kristo lamang ang nakaabot. Eh patunayan nyo, yung dalawa nakaabot sa pamantayan. Eh kung si Kristo, kung nakasunod, nakaabot pala sa pamantayan ng Diyos yung tatlo at yung tatlong sinabi ninyo kanina at pang-apat si Maria. Eh malinaw, hindi lamang si Kristo yung nakaabot sa pamantayan ng Diyos na hindi nagkasala, kundi apat sila o lima sila. Diba? Kaya ano, sabi, bago pa nagkasala dun sa unang 1:3-5, bago nagkasala si Adan at Eva, wala pang kamatayan ng tao noon. Eh bakit nagkaroon ng kamatayan? Dahil pumasok yung kasalanan dahil sa pagsuway. Kapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan batay sa Roma 6:23. Kaya upang ang tao ay makabalik dahil sa naiwalay siya sa naiwalay siya dahil gawa ng kasalanan, ang dapat na siya ay mapabilang dun sa tinatawag nating kaharian ng Diyos o kahalalan ni Kristo. Ang sabi, kapagkat tayo'y kanyang gawa na ninalang kay Kristo para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siyang ating lakaran. So maliwanag na maliwanag, tanging si Kristo. Kaya yung sinasabi nyo kanina na walang, kayo lang ang nagsasabi noon, hindi ako. Hindi ako. Kaya nga, ipinagpauna ko na kanina, yung nga lang mga sanggol na maliliit eh, exempted na sila eh. Binanggit ko yan. Tapos sasabihin nyo yung salitang lahat eh, ginamit ko lahat, wala pala. Kayo yung nabibigay ng maling interpretasyon doon sa sinasabi ko. Diba? Kaya nga, ipinagpauna ko na kanina, si Kristo nga, exempted na eh. Eh tapos, ang haba-haba ng paliwanag nyo na sinasabi, eh sinasabi ko, di umano, walang exempted. Kayo nagsasabi ng walang exempted. Kaya ipinagpauna ko na si Kristo, ipinagpauna ko na yung batang sanggol na maliit na hindi pa nakagawa ng kasalanan. So sana maunawaan ninyo yung sinasabi nyo kanina, hindi yung totoo. Hindi yung totoo na sinasabi ko kapag sinabing lahat ay wala na exempted. Kayo lang nagsasabi nun. Tapos ka na? Kayo lang ang nagsasabi noon. Tapos ka na yate. So, ang sabi, si Kristo lamang tanging nakaabot. Kaya kung babasahin, doon sa Roma kanina, sapagkat ang lahat ng tao nagkasala nga, hindi ko sinasabing walang exempted doon. Ang exempted doon si Kristo. Bakit? Ang sabi, si Kristo lamang ang tanging nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Sige. So sana maliwanag sa inyo. Okay, brother. Unang tanong ko sa iyo, ha? Pedro 2:21-23. Oh, brother. Unang tanong ko sa iyo, brother. Saan talata, brother? Brother. Wala lang kayong maibigay na talata na si Maria na hindi nagkasala. Eh, binabanggit ng Biblia, si Kristo lang yung nakaabot eh. Tanging tao. Sige. Tapos sasabihin nyo, maliban kay Maria, si Job at hindi nagkasala. From the beginning, maling-mali yun. Okay. Ako unang magtatanong. Saang talata mababasa na si Kristo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos? Eh kung ito, maibibigay ko. Sige, bigay mo. Ito, sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala. Anong talata yan? Pakibasa mo yung unang 1:3-4. Okay, unang 1. Kaya tinakdaan ng kamatayan si Kristo. Tinakdaan ng kamatayan. Unang 1:3-4. Sabi sa unang 1:3-4, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Brother, wala rito ang sagot sa tanong ko. Ang tanong ko sa iyo, saan mababasa sa Biblia na si Kristo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos? Ang sabi rito, sana di ka mabukya. Sapagkat sa ganitong bagay, tinawag din lang kayo sa unang Pedro, na ano na, Unang Pedro. So, pakibasa mo yung Roma 3:23. Roma 3:23. O, basahin naman natin na, kung may nakasulat ba rito na si Kristo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nangakasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Brother, wala dito ang sagot sa tanong ko. Ang tanong ko sa iyo, saang talata mababasa na si Kristo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos?
dahil binanggit binanggit ng Biblia si Kristo relax lamang lang, ang Brad. Relax lang Brad. Lilitaw rin ngayon na ikaw wala ka ring talata. Saang talata sa Biblia mababasa na si Kristo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos? Yan ang ginigit mo kanina kasi sabi mo, wala kaming mabasa, tanging si Kristo lang. Sige, basahin mo talata ngayon kung meron ka may pakita. Yabang mo kanina pa. Sige. Okay, sige. O, saan talata? Ito. Bokya ka ngayon. Sa unang Pedro 2:21 hanggang 22. Sapagkat ang ganitong bagay tinawag sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na kayo iniwan ng magandang halimbawa. Basahin natin. Sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya, na siya'y hindi nakasala o kinasumpungan manandaya ang kanyang bibig. Hindi ito ang sagot sa tanong ko. Ang sagot, ang tinatanong ko sa iyo, saang talata mababasa na si Kristo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos? Tingnan natin kung... Si Kristo, saan? Yung sinabi mo kasi kanina... Hindi. Saan, bro? Saan? Lag yata, bro. Naglag. Hindi naglag. Di siya makasagot. Loading. Akala ko signal ko nag-loading. Hindi. Siya yung na-loading eh. Kanina eh, nanapantay niya kanina eh. Very stricto siya na nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Siya pala, wala rin maibigay. So, ang sabi ng Biblia, tanging si Kristo ang nakaabot doon sa tinatawag na pamantayan ng Diyos. Yung termino ko lang kanina, ang ano, si Kristo ang tanging taong hindi nagkasala, nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Hindi yan ang tanong ko. Ano yung pamantayan ng Diyos? Hindi yan ang tanong ko, brother. Ang tao ng walang kasalanan. Hindi, brother. Kanina kasi, gusto ko lang linawin to, ha? Kanina kasi, hinanapan mo ako kanina very strictly na si Job, si Elizabeth, si Zacarias, nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos kasi may nabasa ako, perfect sila. Wala silang salangsang sa kautusan. Ngayon, dahil doon ka naka-stick sa linyang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, hinahanap ko naman sa iyo ngayon bilang pagbangga o pag-compare doon sa ginagawa mo sa amin kanina, na hinahanapan mo kami na saan mababasa ni si Job nakaabot, kasi nabasa ko si Job, perfect. Nabasa ko si Elizabeth at si Zacarias, walang nasalangsang sa kautosan. Ngayon, gusto mong igiit yung dapat mababasa na nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon, dahil sa tinitindigan mo yan kanina, gusto ko rin ibigay mo rin yung preba mo na sa ganong paraan na si Kristo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos para maging ano ka, para humigit ka. Kasi kung hindi ka makabigay, tabla tayo. Wala kami na ibigay kanina eh. Sige. So, maliwanag na binanggit naman dun sa Biblia kanina na ginamit to, si Kristo ang tanging taong nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Wala bro. Mga kapuntos, pinapakita ko naman yung talata ano na ginagamit yung batayan. May nabasa ba kayo doon na si Kristo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos gaya ng hinahanap niya sa amin? Hindi, loading na. Naglo-loading yata, ha? Ganda. Yes, Brother Vendel, iniintay lang yung ano niya. Oh, andito na pala si Father Darwin. Ay, si Father Darwin, nandito. Andiyan na si Father Darwin. Ayusin ko muna yung screen. Father, kasama natin ngayon, Father, si Father Ricky Ginte sa nasa Vatican siya, Father. Ay, salamat. Magandang gabi, Father Ricky. At salamat po sa iyong pagsama natin. Bago lang ako natapos sa confession, no? Ngayon lang po, no?
At salamat sa inyong asaping bisita din, no? Si Father Ricky at si Brother Lan de Diyos. At nakikinig po ako bago lang. Mahirapan talaga tayo kapag litra po litra ang ating hahanapin, kapatid. So dapat gagamitin natin ang ating unawa. Basa tayo sa Biblia at unawain natin ang husto. Yeah. Dahil kapag yan lang ang iyong barahan at basihan, pati ikaw ay magagapo sa sarili mong argumento, kapatid. Dahil dapat ang Biblia, anong sabi sa unang Korinto ba yun, Brother Gundel, chapter 3 verse 6, na ministro po kami sa hindi sa letra, kundi ministro po kami sa banal na Espiritu. Yung Espiritu ay magbigay sa atin ng tamang unawa, kapatid. At si Mama Mary, naging walang dungis na kasalanan dahil siya naging ina ng Diyos. At sabi ng Hope chapter 4 verse 14 ba yun? 14:4 ating babasahin. Ito sabi sa Hope 14:4. Ito po. Sinong makakakuha ng malinis na bagay sa marumi? Wala. So kita mo, kapatid, kung marumi si Maria dahil sa kasalanan, bakit tanggalin sa kanya ang pinakamalinis, immaculate, si Kristo? So gamitin natin ang common sense natin. No? Exempted itong babaeng ito dahil siya ay maging ina ng Diyos. Kung ang mga ordinaryong propeta lang sa Jeremiah chapter 1 verse 5, at ibabasahin mo dyan daw. Jeremiah chapter 1 verse 5. Ito po sabi. Bakit kita inanyuan sa tiyan ay bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala kita. At bago ka lumabas sa bahay bata ay pinapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. So, kita mo, kapatid, yung ordinaryong propeta nga ay pinapaging banal kita sa kanya pang sinapupunan, sa kanyang ina. Kung ang itong propetang ito ordinaryo lang, lalo lang ang ina ng Diyos. Ang propeta nga ay pinagbanal. No? Lalo na ang ina ng Diyos. Ina kay Jesucristo ang ating tagapagligtas. At sabi ni Hope, hindi tayo makakuha ng marumi galing sa malinis. No, yun. At kung si Maria ay marumi, bakit lumabas si Kristo? Immaculate. Walang dugas, walang kasalanan. At ano bang sabi ni San Pablo? Mayroong mga tao na wala talagang kasalanan sa Roma. At mo nang babasahin, Brother Jando? Roma? Ang Roma chapter 8, verse 22. Sa magandang balita. Okay, Roma 8:22. Sabi sa Roma 8:22 ay ito ating magbabasa. Alam nating hanggang ngayon dumaraing ang sanglit... 33, Brother John. 33 pa lang, okay. Sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. So yung mga hinirang ng Diyos. Maganda ito, Mario. Oh. Ito nakita ka. Gayon ang Diyos ay nagpapawalang sala sa kanila. Kung itong mga hinirang ng Diyos, mga propeta, mga sugo ng Diyos ay pinagwalang sala, lalo na ang ina niya. Lalo na ang ina niya. So, kapatid, hindi dapat tayo litra po litra. Kaya nga, sinusundan ka ni Brother Jando kanina. Hindi ka naman makatindig sa iyong prinsipyo. Binalik ni Jando yung prinsipyo mo. At ngayon? Actually, Mr. Darwin, makasabat lang, ito yung unang dating prinsipyo mo. Eh, kaso nabuking ka lang noon, ang sabi mo, tanging dalawang tao lang ang mababasang full of grace. Kaya doon kita tinanong noon eh. Mm-hmm. Eh wala kang sinabi, tanging dalawang tao lang ang mababasang full of grace. Yun na, yun na. Eh kaso nung nabuking ka kasi, kaya nang malaman mo na si kaya Esteban ay full of grace din, doon mo binago yung paliwanag mo ngayon. Mm-hmm. Pero dati, ang sinasabi mo, tanging dalawang tao lang ang mababasang full of grace. Sasagot na ako, kapatid. Okay. So, totoo namang sinabi ko, no? In moment of conception, kapatid, dalawa lang. Si Kristo at si Maria. In moment of conception. In moment of conception, kapatid, dalawa lang. From the very moment of conception, ang full of grace ay dalawa lang. Si Kristo at si Maria. At si Saint Esteban, kailan siya naging full of grace? At the moment of conversion. At yun po ang hindi mo nalalaman. Ano po yung question ko rin? Okay. So, dun kaya mo binago. Dahil kung mulat-mula pa, ganun ang paliwanag mo, hindi
itatanong kung yung si Esteban. Kaya mo lang binago dahil tinanong na yan sa inyo. Actually, piniim pa kita noon eh. Piniim pa kita doon sa may message ako sa iyo sa isang FB. Anong follow-up po? Bakit mo sinasabing dalawang dalawang tao lang ang mababasa ko? Nasagot ko na, kapatid. May follow-up question ka? Nasagot ko na yan. Follow-up question. Oo nga, yun nga, sinagot mo ngayon. Pero yung dating paninindigan mo na dalawa lang, ngayon nabago na. Yun lang naman. Hindi naman. Yun lang ang paninindigan doon. Bro. Kasi. Bro, makinig ka. Hindi ko binago. Sabi ko, at the moment of conception, dalawa lang talaga. So, ang paminagitun. Kaya nga, pinaliwanag ko sa'yo. Dahil hindi naman natin may paliwanag lahat sa isa lang episode. Kapatid. Hindi natin. May ikling salita lang yun eh. Maikling salita lang yun eh. Totoo. Di ba ang ikling salita lang? Ang ikling salita? Totoo nga. Ang dalawang tao yung hindi nagkasala, si Esteban. Actually, hindi ka naman naabot ng isang minuto additional eh. Pero noon talagang paninindigan mo, dalawang tao lang ang mababasa sa Biblia na full of grace. At the moment of conception. Kaya mo lang binago yung paninindigan mo ngayon kasi nga, nalaman mo na yung pagkakamali mo. At alam mo ba kapatid? Alam mo ba kapatid? Dagdagan ko ha? Para madagdagan mo. Magdagdagan din ang kaalaman mo. Every time na makatanggap kami ng mga sacrament, maging full of grace kami dahil mapatawad lahat ng kasalanan namin. At hindi lang si Esteban kapatid, pati kami. At hindi mo yan alam, no? Dahil, nakafocus ka lang sa isang statement na pinaliwanag natin, no? So, na-clarify natin ngayon na hindi lang si Maria maging full of grace, pati na ang mga tagasunod ng ating Panginoon at binabasa na natin ang talata sa Roma chapter 8 verse 33 na yung hinihirang ni Christ ng Panginoon ay pinagwalang sala ng Diyos. So hindi lang si Maria ngayon, by virtue of the grace of God, no? Marami ang nakatanggap ng biyaya galing kay Kristo sa pamagitan ng sakramento. So at first instance, ako, kapatid. Wala namang uusapan dyan, masabat na okay. Wala namang pinag-uusapan to na hindi. Talagang si Kristo, lahat ng mga nakay Kristo, talagang tatanggap nila ng biyaya. Walang sala. Aminin mo. Wala namang pinag-uusapan. Wala namang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan doon, yung paninindigan mo dati na tanging dalawa lang sa Biblia ang mababasang full of grace. Yun lang ang magiging tanong doon eh. Tanging dalawa lang. Totoo naman. At the moment of conception. Baka hindi na naman. At the moment of conception? Conception doon. Oh, kaya nga, pinaliwanag natin. Sandali mo na, kapatid. Makinig ko muna. Ngayon na lang nabago. Oh, pinaliwanag natin. Doon, wala kasi. Parang... Kaya nga, piniin pa kita. Bakit mo naman sinasabing, bakit mo sinasabing... Wala ka ng follow-up question, kapatid? Mute ko muna. Ayaw niya tumahimik eh. Hindi ka na makinig. Mapakinggan, kapatid. Ayun. Brother Wendell? Nagpahayag siya kanina, no? Daming pahayag niya. Yun lang mga tanong ni Brajando na nagluding siya. Pero pwede po ba ako na, bago tayo malapit na tayo magtapos, pwede totoo. Ba ako na sige, Brad Rundel. Mag-question siya kanina? Sige, Brad Rundel. Sige. Okay. Nasagutan natin niya kanyang katanungan, Brad Rundel. Sige. Tanong ako sa iyo, ha? Batay sa pahayag mo, na ang pahayag mo, lahat ng tao ay namamatay dahil sa kasalanan. At dahil ang ating Panginoon sa Kristo, siya ay namamatay, tao din, sa ngayon ka na may kasalanan siya. Sagot! Nasagot na ba ako? Yes. Oo. Okay. Kung nakikinig ka sana, Mr. Talibong, doon sa aking sagot kanina pa pinagpauna ko na, si Kristo, taong hindi nagkasala. Kaya nga hindi ko tinitindigan na walang exemption. Kayo lang ang nagsasabi doon. Okay. Kaya yung sinasabi nyo na pinaparatang nyo sa akin na walang sinasabi ko na walang exception, kayo lang nagsasabi nun. Kaya nga, ipinagpauna ko na kanina, yun nga ang batang maliit eh, nasanggol na nasa sinapupunan o yung pasisilang eh. Di ba? Kayo lang ang nagsasabi na wala. Hindi ko namatay, hindi dahil siya yung kasalanan. Sa pagtubos ng kasalanan ng kanyang iglesia. Brad Wendell, malinaw yung sinabi ko kanina, Brad Wendell, di ba? Sabi ko kanina, in every law, there is an exemption. Bakit ka pinalilitaw na ako pa yung nagsasabing walang exemption na marami nakarinig nun? Actually, kahit i-ano nyo yung mga video, wala ko sinabing walang exemption sa salitang lahat. Kaya ipinagtauna ko na si Kristo, ipinagtauna ko na yung sanggol na maliit, ipinagtauna ko na nga, tapos sasabihin nyo. Okay. Kaya nga,
Kaya nga kung i-rewind nyo lang yung video, ano? Mapapansin nyo, ipinagtauna ko na nga. Saan mabasa sa Biblia na ang mga sanggol ay exempted sa kasalanan? Ayan. Yung mga sanggol na maliit, wala pang nagawang kasalanan? Saan? Ang tanong ko, saan walang kasalanan. Mabasa sa Biblia na ang mga bata ay exempted sa kasalanan? Sagot. Okay, ito yung sagot. Tapagkat ang sabi, ang Basahin mo, kapatid. Ay ang kasalanan. Basahin mo. Bata nakasalangsang sa kautusan. Basahin mo. Ito. Ang tanong ko kay, yung sagot ko. Ito sagot ko. Dahil maliwanag sa Biblia, ang pagsalangsang sa kautusan ay ang kasalanan. Una. Ngayon. Okay, Barbindel. Wala siyang talata ibinigay. Walang talata. Ikaw, Brother Wendell, meron ka ba talata, Brother Wendell, na ang mga sanggol ay may kasalanan? Yes. Kung mabasa namin. Saan talata, Brother Wendell? Basahin natin. Siteo noon, 5. Okay, basahin natin sa awit. Ilista mo, Brother, lan di Diyos, ha? Awit, 51. Sa salin lahi. 51. 51, 5. Yung lano di Diyos, sabi siya lano di Diyos. O yan bro. 51:5. Narito, ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. Ipinaglihi siya ng kanyang ina. Balikan ko muna. Ang salita ng Diyos. Ako'y makasalanan at masama mula pa noong ako'y isinilang. Kahit masama, noong ipinaglilihi pa lang ako. Question, Madundel. Madundel. Yung term niya na ginagamit. Nabasa niyo na ba yung nasa unang 1-3-4? Ne, sagutin mo muna. Sagutin mo muna, kapatid. Yung term niya na ginagamit na ang mga bata ay exempted sa kasalanan. Saan talata mabasa na ito, ang mga bata at ang mga sanggol exempted ng kasalanan? Saan? Okay. Ito sagot. Mr. Talibong, ang sabi ko, ang mga bata wala pang kasalanan at hindi exempted. Magkaiba yan. Oh. Dramatically, uy, bumawi. Magkaiba yung exempted. Bumawi. Dago mo. Hindi exempted. Sinulat ko, exempted ang mga bata. Ngayon, hindi na exempted. Ano totoo? Exempted? Hindi exempted. Ang maliwanag ang sinabi ko, ang mga bata wala pang kasalanan sapagkat sa unang 1-3-4 ang sabi, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan at ang kasalanan ay sa pagsalangsang sa kautusan. Meron? Ano masasabi mo sa bro? Ng kasalanan hindi pa nakapagsalangsang sa kautusan, wala pang brother, kasalanan. Brother, ang tanong ni Padre, anong masasabi mo sa awit 51:5? Nakamali ba si Propeta David dyan? Nasisinungaling ba si Propeta David doon? Dito pa. Basahin natin ulit. Sabi dito sa 51:5. Ako'y makasalanan at masama mula pa noong ako'y isinilang. Kahit noong ipinaglilihi pa lang ako. So kapatid, dagahan tayo ha. Sasagutin namin yung 1-1-3-4 mo. Una, sagutin mo muna ito. Kapatid, makinig ka. Hindi ka marunong lang magtanong, makinig ka rin sa sagot. Dahan-dahan tayo. Punta tayo sa 1-1-3-4. Natapos na itong saan mo. Sang-ayon ka ba sa sinabi ni Propeta David? Sang-ayon? Yes or no? Malitang yung pagkapaano nyo. Ano ba ang sinasang-ayonan mo? Ang sinasang-ayonan ko itong nasa 1-3-4. Hindi! Pagin muna! Sasaan mo muna tayo? Magkatapos, punta tayo sa 1-1-3-4. Dahil kaya namin sagutin yan. Dito, hindi mo kaya siguro sagutin si Propeta David. Ngayon, ano ba ang sinasang-ayunan mo base sa Salmo 51:5? Sagot! Ayon sa sinabi ni Propeta David? Oo. Makasalanan siya simulat... Ulitin ko. Ako'y makasalanan at masama mula po noong ako'y isinilang kahit noong ipinaglilihi pa lang ako. Alin dito, brother? Alin sa talatang to ang sinasang-ayunan mo?
Ito yan. Mayroong salita sa Biblia lalong-lalo lumang tipan. Yung tinatawag na kasalanan na tinatawag na minamanang kasalanan. Yun ang sinasabi ng Biblia. Pero yes. sa bagong tipan, very good. Meron pa lang kasalanan na minamana. Yung pagkalangsang. Okay. Pagkalangsang sa kasalanan. Yun ang pananampalataya pa rin. So mayroong kasalanan ng bata, minana. Minana. Yung pagmamana. Very good. Yung bahay na malaki. Yung bahay na malaki. Very good. Salamat. Pakibasa nyo ka sa bagong tipan. Sa ngayon ka. Pakibasa nyo sa bagong tipan. Kapatid, bago tayo sa unuhan ha, punta balik tayo. Tama bang sinabi ni Propeta David na makasalanan siya mula bata pa? Ayon sa kanya, tama yun. Tama yun. Very good. Sa bagong tipan. Sunod na tanong, kapatid. Yung sabi mo kanina na walang kasalanan ng bata, paano mo ma-reconcile sa sabi ni Propeta David? Tandaan natin ang pagkakahati ng Biblia. Sa bagong tipan, magkaiba na yan. Ang question ko, bago tayo sa bagong tipan, kapatid, na hindi na, ito siya, may kautusan sa lumang tipan na hindi na ipinatutupad o hindi na pinaiiral sa bagong tipan. Teka muna. Paano mo ma-reconcile, kapatid? Dahil nasa Biblia na ngayon, na sinasalungat mo ng Biblia. Kanina, humahanap ka ng talata sa Biblia. Pero ngayon, hindi ka na marinig, kapatid. Hindi ka na marinig. So, huminahon ka, kapatid. Dahan-dahan tayo, ha. No. Ngayon, sabi ni Propeta David ay makasalanan na siya simula bata pa. Pinaglihi pa siya. Hindi pa siya lumabas. Meron na siyang kasalanan. Lalong-lalong sabi nasa natin kanina. Gusto mo litra po litra. At nakita na natin ang litra po litra. At ang iyong argumento ay hindi litra po litra nakikita natin sa Biblia. ang tanong ko, paano natin i-reconcile ang sabi ni David na ako po ay makasalanan simulang pa, hindi pa ako isinila. Ngayon, sabi mo kanina, walang kasalanan ang mga bata. Ang tanong ko, kapatid, paano mo ma-reconcile ngayon? Problema mo ito ngayon, no? Paano mo ma-reconcile sa salita ng Diyos, sa salita mo? Sagot. Huwag ka mag-quot sa bagong tipan, ha? Nandito pa tayo sa Old Testament. Sagot, kapatid. Hindi naman sa nag-loading. Unmute. Brother, i-clip yung unmute, brother, para makasagot ka na sa tanong. Okay. Ito. Doon sa lumang tipan, mayroong talagang utos noon na yung tinatawag na namamanang kasalanan, may mababasa niyan. Kapatid, ang question ko, kapatid. Kapatid. Lahi. I-mute mo muna, bro. I-mute mo muna. Yan. Hindi ka na narinig, kapatid. Ayaw makinig eh. Ang tanong, hindi mo sinagot. Paano mo i-reconcile ngayon ang salita mo na hindi naaayon sa salita ng Diyos? Yan ang sagutin mo. Sagot. Mali. Medyo unfair kayo. Kapag ka nagpapaliwanag ako, may no-mute nyo ako eh. Dapat lang. Hindi ka responsive, kapatid. Nakamute eh. Ito siya. May kautusan sa lumang tipan. Hindi kautusan ang question ko. Kasalanan. Kapatid, hindi ka na narinig. Hindi ka. Ang aking katanungan, kapatid, hindi about sa kautusan. Dahil ang mga bata, hindi pa sila makasalangsang. So, wala pang kautusan ito. So, sabi mo kanina, may pinagmamana. Ngayon, kanina, sabi mo, walang kasalanan ang bata, exempted. Ito ngayon, kapatid, huwag mo akong sagutin about batas, about sa kautusan. Hindi naman ako nagtatanong sa iyo, ano ba ang pinagkaiba sa Old Testament at sa New Testament na kautusan? Sinasagot mo ang hindi ko tinatanong. Kaya nga, minumute kami namin. Kayo talaga mga ibang sekta, no? Taliwas, sumagot. Paiwas. Magbago na kayo, kapatid. Dito sa programa namin, punto por punto. Ngayon, imimute ka namin kapag diretso kang sasagot. Babalikin ko, uulitin ko ang tanong. Simpleng tanong. Paano mo i-reconcile ngayon? Sabi mo, walang kasalanan ang mga bata. Si Propeta David, nasugo ng Diyos. Sabi niya, ako ay makasalanan. Hindi pa ako ipinanganak. Ang tanong ko ngayon, paano mo i-reconcile ngayon? Sa harap ng bayan ng Diyos, ang salita mo sa salita ng Diyos. Paano mo i-reconcile? Yan po, simpleng tanong. Punto por punto, sasagutin mo. Para hindi ka ma-mute. Sige, sagot. Ito, kung magiging patas lang kayo,
kanina pa ako sumasagot eh. Sumasagot ako, minumute nyo ako. Yan ang ugaling hindi tama. Kasi sumasagot ako eh. Anong sagot mo? Anong sagot mo? Eto siya. Paano mo maligusay? Yung bata, dun sa panahon ng lumang tipaan, mayroon talagang sinasabi ang Biblia na minamana kasalanan. Ang sabi kasi yon, maging sa Biblia, ang sabi, parurusahan ko ang inyong inyo hanggang sa ika-apat na saling lahi. Oo. Kasi nyo, pero sa bagong tipaan, inalis na yung sa utusang yun. Hindi na yung humihirat. Kaya ang sabi ko, mayroong kautusan sa bagong tipaan na hindi na pinaiiral sa panahon natin. Kumpara doon sa lumang tipaan. Kaya nga, ano sabi ng Biblia? Brother, Landi Diyos. Hindi ka tinatanong ni Father. Ingat mo muna, bro. Brother, hindi ka tinatanong ni Father tungkol sa kautusan. Diba sinabi mo kanina, unang Juan 3:4, ang pagsalangsang sa kautusan ay pagkakasala. Ito, kapatid. Yang unang Juan, para maintindihan mo yung talata na yan. Unang Juan 3:5, hindi pa makabaylit ang bata. Sa actual sin yan. Pero sa original sin, kapatid, yung pinagmana na kasalanan, meron ng kasalanan ang bata. To distinguish from 1 John chapter 3 verse 4 to Psalm chapter 51 verse 5. Yung Psalm, awit, chapter 51 verse 5, it is all about original sin. No. Pero sa 1 John chapter 3 verse 4, it is about actual sin. Ang mga bata, hindi pa makabiolate actual. Hindi pa sila makabiolate actual. Pero meron na silang pinagmanang kasalanan at inaamin mo na ngayon. Ngayon, kapatid, sagutin mo ito. Hindi mo masagot ang unang tanong ko. Saan mo bambasa sa Biblia na sa New Testament ay wala nang pinagmanang kasalanan? Saan? Dahil meron kami mambasa kapag wala kang mambabasa sa argumento mo. Hindi actual sin, ha? Hindi actual sin. Yung original sin, pinagmamana. Saan mo basa sa New Testament? Sumasagot ako, yan ang hindi patas sa inyo. Sumasagot ako, hindi ko alam, nakamute na ako. Maging patas lang kayo. Bro, imute mo muna. Teka, mute ko muna. Sabi mo, patas. Bro, sabi mo, patas. Gusto mong patas? Sa inyong programa nga eh, hindi kami makapasok. Mabuti ka pa ngayon, nakakapagsalita ka sa programa. Binigyan ka namin ng sapat na oras. At hindi ka pa matino, punto por punto sa sagot. Sasabihan mo kami na fair, kayo ang hindi fair. Mas mabuti pa, binigyan ka namin ng oras ngayon. Maraming gustong magtanong. At sasabihin mo hindi kami fair? Kayo, bilang Iglesia ni Cristo, fair ba kayo? Fair ba kayo? Bawal nga magka-interact sa inyong programa. Mas mabuti pa ang aming programa, makabigay kami ng oras sa inyo. Bakit minumute kami namin? Hindi ka responsive. Maging waste of time ang mamibibigay namin sa inyo. Kung gusto mo, gawa ka ng programa mo. Parang ikaw ang tatanungin. Yan ang sabi ko sa kanya kanina. So, kapatid, dinidisiplina ka namin. Wala kang disiplina. Program namin ito, dapat be responsive. Gawin mo ang dapat gawin sa programa namin dito. Kung gusto mo, mamanatili hanggang sa huli. At ma-welcome ka pa namin. Kuminahon ka, kapatid. Dahil ang mga katanungan mo, sinasagot kami diretsahan, punto per punto. Kapag kami ang tatanong sa iyo, ang dami mong pasikot-sikot. Punto per punto ang aming programa, dili paiwas-iwas. No? Yung tanong namin sa iyo, hindi pa nasagot mo. Very contradictory yung sagot mo sa salita ni Propeta David. At kung sasabihin mo na hindi na nagpatuloy ang Old Testament, yung utos. Pero yung original sin, nagpatuloy pa. Basahin natin. Roma chapter 5 verse 12. Roma 5:12. Ito po sinasabi para patunayan na patuloy nyo ang original sin, na minamana. Roma 5:12. Dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan. Kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao kasama yung bata. Dahil nagkasala ang lahat. So, sino unang nagkasala? Sino unang lumabag? Si Adan. Sa utos ng Diyos. So, ito po ang kasalanan pinagmana. At hanggang ngayon, kapatid, sa New Testament, pinatuloy pa ni San Pablo. Kino-confirm ni San Pablo. Ngayon, ang tanong, kapatid. Diretso kang sasagot, ha? Sang-ayon ka ba sa sinabi ni San Pablo?
Sige, so buksan naman natin ulit. Sana diretso na para hindi ma-mute. Para hindi ma-mute. Dapat mag-follow ka sa rule namin. Yung program namin ito. Hindi ito yung programa. Kaya kung hindi nyo ako i-mute, kasi yun nga yung sinasabi. Sagot ka! Just follow our instruction! Yan ang sinasabi. Just follow! Imiot mo, bro. So, hindi kami nangilangan ng taong katulad mo, kapatid. Dapat mo follow ka ng instruction dito, ha? Binabigyan ka namin at hindi ka matinong kausap. Pasensya ka na. So, Brian Mindel, magbigay ka ng conclusion sa'yo. Sa iyo, ating argumento. Dahil oras na. Hindi tayo... Susunod na, papasok ka kapatid, follow our rules. Maraming salamat po, Father, at sa lahat ng mga nagsubaybay sa atin. At maraming salamat din kay Father Ricky na nagsubaybay at kasama natin dito, Father. Salamat, Father Wendell. At si Father Ricky. Father Ricky. Maraming salamat po sa pagtanggap. To make his message known, he's our